Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde! Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong kadiskarte. Welcome po dito sa ating studio mula sa Kalakhang, Maynila, dito po sa Ermita, Manila. At syempre po, sa ating pong programang kadiskarte with your host, Mel Elizalde. Ngayong araw na naman ng Tuesday, no po, pangalawang araw ng weekdays, nakpo, talaga naman. At ang bilis-bilis talaga ho ng panahon, at kaya nga sinasabi ho, parang meron tayong hinahabol ng kung ano, hindi po ba? At ngayong araw ay alam niyo po yung pag-uusapan natin talagang makaka-apekto sa ating lahat, hindi lamang po sa ating mga sarili kundi sa ating pong mga kababayan, sa ating pong bansa. Naku, bakit po? Eh kasi may kaugnayan po ito sa mga narses na kung saan ay sinasabi ng gobyerno, Pinas, di raw kakapusin ng mga narses. Yun po, sangayang sa Malacanang. Pero alam niyo po, sinasabi ho nila sakaling sunggaban ng maraming mga graduadong narses ang mga alok sa US na kung saan ay para makapagtrabaho sila. Kasi alam niyo po ngayon, sa US ay sinasabi yung mga hindi daw po baksinado ay medyo pinapalitan ng mga nurse nila. Ang mga nurse po sa mga hospital na hindi baksinado na ayaw magpabaksin. Nakita niyo po sa kanila, no? Pwedeng umayaw. Sa atin naman din, ho, pwedeng umayaw. Kaya lang parang may pananakot na dating, eh. Di po ba? Hindi kayo makakalabas ng bahay. Parang ganyan, ano? Eh, doon sa kanila, wala, eh. Pas ayaw nyo, bahala ka sa buhay mo. Parang ganyan, ano? At doon, papalitan daw po yung mga nurses ng, sa mga hospital sa Amerika at sa mga, ano ho, yung mga tinatawag nilang mga nagtatrabaho sa mga nursing homes, no? Yung, ano, nursing homes ba tawag doon? Yes, opo, yung mga matatanda, alam nyo, talagang, ano po, eh, ganun talaga. Kasi, dahil nga po sa pandemya, syempre ang gobyerno din ng Amerika ay nag-iingat kung kaya kailangan po nila ang ating mga nurses na ngayon po ay sinasabing hindi naman daw makakaapekto dito sa ating bansa sang-ayon sa ating spokesman ng palasyo, si Attorney Harry Roque, no? Pero bagamat sinabi niya po 'yon, sinabi niya di raw pipigilan ng gobyerno. Tandaan nyo yan, no, mga kadiskarte. Hindi raw pipigilan ng gobyerno ang mga nais magtrabaho sa Amerika. Naiintindihan daw nila na talagang kinakailangan umalis ang mga narses dahil malaki ang mga sweldo ho doon. Ah, totoo po yan. Alam nyo po ba, modesty aside, sasabihin po sa inyo, ang inyong kadiskarte ay merong isang anak na ano po, lalaki, kasi wala naman ho akong anak ng babae, puro lalaki. Yung akin pong panganay ay isang magiting na nurse dyan sa Amerika, sa Michigan. At alam niyo po ba, magaling ho itong anak ko na to, eh, no? Kaya siya ay umayos na ng maayos ang buhay niya doon. Naalala ko po, nung siya ay binata pa, pagbabalik tanaw ko lang, ma-share ko po sa inyo. At sapagkat sinabi ko sa kanya na I want you to take up nursing, alam niyo po ba, sagot sa akin ng anak ko na yan, nung kagagraduate niya sa Letran ng high school, ano, alam niyo po ba, sabi sa akin, Ma, wag mo na akong pakialaman sa career na gusto ko. Kasi gusto raw niya pong magpiloto. Hmm? Ah, ganun ba? Sabi ko, magpalit na tayo ng damit. Ikaw na magnanay, ako na mag, ano. Mabuti nga, sabi ko, na merong kang taga-advise sa'yo kung anong gusto, kung anong mabuting kurso para sa'yo. Sapagkat during that time ho, nakatatlong beses na ako sa Amerika. Kaya alam ko po ang kalagayan ng mga narses doon na malalaki ang sweldo. Kaya alam ko, sinabi ko po dyan sa anak ko na bandang huli, sasabihin mong tama ako dahil magtatamasa ka ng mahusay na sweldo.
kaya tapusin mo ang pagna-nurse mo rito. So, alam nyo, ang mga anak ko po ay sumunod naman. At sabi ko sa kanya, pag hindi ka sumunod sa akin, ay magpalit na tayong damit. Ayun po. Nung unang mga taon, nung unang taon ho niya, sa EYAC, Emilio Aguinaldo College, kumukuha siya ng nursing. Hindi po niya nagugustuhan, pero nung second year niya, nung second semester niya, kasi ho, parating pag umuuwi yan, binubola ko pa, nakong gwapo ng anak ko, magdo-doktor yan, bagay sa kanya yung mga ganyan-ganyan, biro niyo po ba? Tayong mga magulang kasi, hindi po ba, lagi tayong nagbibigay ng ano, para nagbibigay ng mga papuri sa mga anak para sila ay magkaroon pa ng kumpiyansa. Hanggang sa nagustuhan niya ho ang pagna-nursing. At awa ng Diyos, siya po ay nakagraduate. At siya po ay sabi ko sa kanya, sikapin mong makapasa ka sa board at gusto ko take one ka lang. Dahil kung hindi, sabi kong gano'n, eh, hindi na ako believe sa'yo. Ay, yun naman po ang pangako niya sa akin. Magaling po naman kasi yung anak ko na yan. Wala po ako sa Pilipinas nung siya ay graduate. At pinadala niya sa akin ang CP ng isang newspaper dito sa atin, Inquirer, at na nakalagay doon yung pangalan niya at nilagyan niya ng estabilo na isa siya sa mga nakapasa sa board exam ng nursing. Kaya po siya ngayon na isa ng nurse dito sa diyan sa Amerika. Kung saan talaga hong ikukumpara niyo ang sweldo rito at sweldo ron, ay naku, wala ho sa kalingkingan. Talagang magaling ang sweldo ho doon. Kaya wala ho silang kahirap-hirap financially. Kasi yung kanya rin pong misis na Pilipina, nakaklase niya sa EYAC, isa rin pong nurse. Kaya yun ho, dalawa anak nila, nakapagpapaaral sila ng maayos. No? Yan ho ang sinasabi ko. Kaya sinasabi ho rito ng ating mabutihing spokesman, Attorney Harry Roque, na sinasabi niya, hindi naman daw po pipigilan ng gobyerno ang mga nursing graduate mga sa ating bayan para pumunta ng Amerika upang magtrabaho sapagkat alam ho nila na napakalaki po ng agwat. And so, maganda hong balita yan. Pero, umabot lamang sa 6,500 health workers ang maaring makapag-abroad. Pero syempre, lilimatayan ho ng ating gobyerno. Kasi po, baka naman tao, patapos pa ipairal ang deployment na ika nga po kinakailangan, meron din naman pong ceiling yan na hindi lahat ng gagraduate natin, ibig nyo sabihin, papakawalan nyo lahat. Hindi naman po yun, wala na matitira sa atin, di po ba? Tama naman po yung patakaran ng gobyerno. Pero syempre, yung iba, papayagan at yung bahagi na dapat na pagsumobranan ho ang numbers of nursing student o nursing graduate sa atin na pupunta ng Amerika, medyo inaawat-awat. Di po ba? Kasi wala naman hong matitira sa atin yan. At saka, ito po, sinasabi ko nga po, mga kadiskarte natin na naintindihan ko po na gusto nyong magkaroon ng malaking sweldo. Ang lahat po ng tao ay ganyan ang pangarap. Pero sana naman po ay magkaroon din tayo ng puso sa ating bayan sapagkat ngayon, lalo na ay pandemya. No, wag naman po kayo agad pumalis. Kumbaga, maglingkod muna po kayo dito. At I understand na bago po kayo pumunta ng Amerika, naabutan na ho yata ngayon, na kailangan may experience kayo sa mga hospital before going to United States of America as a nurse. No? At saka syempre, kailangan makapasa. Pagdating nyo po doon, kukuha pa kayo ng board exam ng nursing nila. Yan po, yung anak ko, ganun ang nangyari. Hindi siya basta-basta rin kahit na license sa nurse dito sa Pilipinas. Pagdating ho doon, kumuha pa siya ng examination para makapasa siya doon sa nursing board nila. At luckily, isang kuha lang, matalino nga po yung anak ko na yan, nakapasa siya. So, kaya ngayon, maayos na maayos po ang kanilang buhay. At ako'y natutuwa, ilang beses po akong nakabisita sa kanila dyan sa Michigan. At yun akin din pong manugang, naalala ko po noon, sinabi pa niya sa akin, Ma, buti ho, tinuruan niyo akong mag-drive. Kung hindi ho, kasi ho, may puntong ano yun San Pedro, taga San Pedro, Laguna. Ay nako, kung hindi ho, tama ho yung sinabi niyo na hindi ho pwedeng sinilo lang ang marunong mag-drive, kailangan din ako. Ganun po talaga. Pagpupunta po kayo, yung mga ating mga kadiskarte na mga nurses at mga medical practitioner na gustong pumunta ng Amerika o ibang bansa, you should have a driver's
license, and of course, yung driver's ano nyo, training ay talagang dapat ho. Kasi pagkuha nyo doon sa ibang bansa ng driver's license at nakapasa kayo, well, maganda ho yun sapagkat yun ang number one na kailangan po sa Amerika. You should have a driver's license or else hindi po kayo makakakilos doon. Kasi po, bakit? Aasa po ba kayo sa mga bases ng gobyerno na kababagal ho kasi hindi pwede silang tumakbo ng yung mabilisan. At saka syempre may mga schedule po yan. Kung alimbawa dapat makarating kayo sa inyong mga pupuntahan na maaga. Kaya bentahe po na kayo ay may driver's license and you should know how to drive. Kasi po dito sa atin sa Pilipinas way back home may wag naman magagalit sa atin yung mga LTO. Nung araw po, naalala ko, kahit yata, bulag, hindi ho, nagbibiro lang ako, nakakakuha ng driver's license. Sinasabi niya, may kilala ko sa ito, pero ngayon, hindi na ho pwede. Talagang salado na, nakasala ho kayo. At saka ngayon, ay tumaas na po ang fee ng driver's license certificate. At isa pa, dapat lang po yon. Bakit? Para maiwasan yung mga lagayan-lagayan system dyan. At saka dadaan ho kayo sa talagang masusing pagsusuri ng actual driving test. At saka ho yung tinatawag na kukuha kayo ng examination, no? Yung written, na you should know all the laws about driving. Kasi alam niyo po, yung pagmamaneho, halos pare-pareho naman ang international na yan na mga policies na yan. But then, meron lang hong pagkakaiba ng konti, pero halos pare-pareho. Kaya dapat ho, mamemorya natin yun, ano? At alam niyo po, naalala ko tuloy nung nasa Amerika ako yung mga kaibigan ko doon, anong sabi nila? Naku, bumait ako dito kasi mga hill driver ho dito sa Pilipinas yan Kasi ano po, doon sa Amerika, konting ano ninyo, violation, talagang magbabayad kayo. Dito sa atin, medyo may areglohan pa ng konti, di po ba? Doon, hindi ho pwede. Kaya nga, susunod kayo sa lahat ng mga patakaran. Kaya nga ako ho, nung una akong nagdadrive dyan, lagi ho akong nakatingin sa speedometer. Kasi po, pag sumobra kayo ng speed nyo, patay, huli ka. Bayad. No? Pag naman na-underscore ka naman dun sa speed limit, ganun din. So, you should know how to timplahin nyo yung paa nyo, no? So, bago ho tayo magpatuloy, may shout-out po rito from Melvin Makanit. Pa-shout-out sa Lida Boys, Brando Joshua, Acer Paulin, Kim Kim, Gomez Rex de Los Reyes. Thank you for watching. And Melvin Makanit, Barangay 420. Thank you. Rando Calapano. Okay, thank you for watching, ha? At ayan po, mabalik ko ako sa ating pinag-uusapan. So, yun yung pinag-uusapan ng gobyerno na kung saan ang mga nurses natin pwede daw mag-abroad kung gusto nila. Pero syempre, may limit yan, no? Tandaan nyo naman po, pero ito po ang hiling ng inyong kadiskarte. Bago ho kayo umabroad, maglingkod muna ho kayo sa bayan, lalo po ngayon, pandemya. Para kinakapos-kapos ho tayo kung talaga hong siyempre, uunahin ho natin ang ating kapwa Pilipino. Alam ko po na gusto ninyong makabawi agad sa mga expenses ninyo during college days. Kasi alam niyo po, ang kurso na nursing talaga hong mabigat. Pero nung ako po yung nagpa-aral dun sa aking anak, medyo hindi pa ho masyado. Pero ngayon, matindi. Para kayo nagpa-aral sa college ng medicine, no? Matindi ho. At saka yung mga tuition nila at mga other expenses ay talagang wala tayong magagawa ho doon. Talagang umaalinsabay po yung mga expenses na yan sa mga universities and colleges na kung saan pare-pareho ho sila halos ng mga tuition fees, mga ganyan. Di naman ho magkakalayo yung mga yan. And so, yan po mga kadiskarte ko. Ipanalangin lang ho natin na sana yung mga ating mga nurses na kung saan mga license na sila, nakapasa na sa board, maglingkod muna po dito bago sila umalis. At tandaan nyo po, mga kadiskarte, wag na wag po kayong mag-iisip na mapakasarap ng buhay sa Amerika. Hindi po. Doon po, work. Wala po rin na pasyal ka, araw ng ganito,
o makipag-ano ka sa kaibigan mo, punta ka sa bahay nila na walang pasabi, wala ho yung ganun. Hindi nyo ma-enjoy ho yan. Kung pupunta kayo ngayon sa kasibulan ng inyong edad, umanda ho kayo sa talagang pagtatrabaho sapagkat doon ho talaga pag sinabing trabaho, trabaho yun. Hmm? At hindi kayo makapag-enjoy na kung saan gusto ninyo. Hindi ka mukha ho dito sa Pinas. Kaya mas masariling bayan, napakasarap, mamuhay sapagkat kilala ninyo ang inyong mga kapwa Pilipino. Kahit hating gabi kayo umuwi, ako po, minsan, hating gabi na, nakakotse ko. Ang sa loob-loob ko lang, pag may humarang sa akin, basta full tank ako, eh, babanatan ko na sila. Parang hong ganun, ano? Kasi, kalmado kayo, buo ang loob nyo, kasi alam nyo yung inyong mga kababayan. Alam nyo yung inyong bansa. Pero pagka kayo ay ng ibang bayan, sabihin natin sa Amerika, to the letter po ang inyong mga kilos. Ha, mga kadiskarte, ha? Binibigyan ko kayo ng mga tip. Hindi po tip sa karera yan. Kaya nga, yung sinasabi ninyo, wow, pupunta ako sa Amerika. Akala nyo ba kung pupuntahan nyo, langit? Akapara nyo, pupuntahan nyo, ano, paradise, wow. Talagang ang gagawin ho nyo doon ay talagang panibagong, ano kayo, kulay at yugto ng buhay nyo. Bakit? Eh, kailangan ho talaga, eh, sumunod kayo sa lahat ng mga alituntunin doon, hindi dito kamukha sa atin, na kung saan, naka-go eh, biglang tatawid ka, ah, bawal ho yan doon. No? Na kung saan eh, merong dumadaan na ambulansya eh, hindi ka man lang magigibway, hindi ka hihinto, bawal ho yun. Eh dito ho, yung mga sasakyan, nakikita ko po sa South Super Highway, doon ako dumadaan madalas eh. Alam nyo, pag meron hong ambulansya, ang ginagawa ho ng ibang motorista, sinusundan po yung ambulansya kasi nagmamadali ho siya. Para makalusot ho yung ambulansya, syempre bibigyan ng way yan. At pagka ho binigyan ng way, susunod naman ho yung mga, lalo na po kapag traffic, yung ibang mga motorista. Ganyan ho yun, di ba? Pero sa Amerika po, bawal yan. At saka bawal din po yung mga sudden change of lanes sa mga, ika nga po, sa mga lugar-lugar, sa mga karsada. Lalo na sa mga freeway na tinatawag, no? Hindi ho kayo basta makapag-change ng lane doon. Kailangan ang iba yung ano ho, senyas ang gagamitin pa. At saka syempre, hindi ho tayo mabilisan doon. Merong designated ano po doon, speed limit. Eh tayo sa mga Pilipino, wala eh. Wala ho yung mga designated speed limit na yan eh. Minsan nagwa 100 plus pa tayo sa freeway eh, hindi po ba? Naalala ko po tuloy nung ako ay ma-share ko lang sa inyo mga kadiskarte. Nang ako yung unang ang una kong driver's license po ay dyan sa California. Kami San Jose, California. And then I went to East Coast. Nagkaroon din po ako dyan sa Washington, D.C. Yes. Alam niyo po, hindi po basta ganun magkukuha kayo ng examination. Alam niyo, inaamin ko po. Nahirapan ako dyan sa pagkuha ng lisensya dyan sa San Jose, California. 3 beses po ako bumagsak sa actual test. Pero sa written, 1 beses lang. At kinongratulate pa ako nung examiner. Sabi niya, congratulations, you passed the written exam with flying colors. Sabi niya, oh, thank you very much. Sabi ko naman. Tapos tinanong agad ako, kailan daw ako magpapa-schedule. Nag-iisip pa ako, no? Kasi po, eh, talaga namang kailangan magsanay ka eh. Kasi ho, pag hindi ka talaga sanay dyan, bagsak ka. Yun nga po nangyari sa akin, 3 beses bumagsak bago ko tuluyang nakakuha. At thanks God, at ako'y nakapasa dyan. Kaya nga ho, ako nakapag-maneho. Malaking bagay po yun sa mga pupunta ho sa Amerika. That's why I'm telling you, and I'm advising you, lalo na yung mga nurses natin na pupunta dito sa Amerika, sanay ho kayo mabuting magmaneho, you file your driver's license at para mas maganda, mas mabuti, mas madali para sa inyo na kayo ay makakuha ng driver's license at kung saan kayo pupunta. That is very necessity. So mga kadiskarte, alam po, alam nyo, ang buhay ng tao ay kailangan ho lakasan ng loob. Pag hindi ho malakas ang loob nyo, huwag na kayo umalis. No? Dito na lang kayo sa bansa natin. Kung hindi ho malakas ang loob nyo at meron kayong natural na karunungan at syempre nakapag-aral, alam nyo po, iba yung nag-aral eh. Pag hindi kayo nakapag-aral ng maayos,
eh nako, ibang klase po ang Amerika. Marami pong tao dyan, iba't iba ang tao dyan. Sabi nga ho, I became a citizen of the world kasi po lahat ng klase ng tao nandyan po sa Amerika. Kaya kailangan po tagisan ng diskarte dyan. So yan po, makadiskarte. Pero bago po tayo magpaalam, pansamantala, gusto pong batiin yung mga kaibigan natin dyan na dyan po sa ating, ito pong mga barkada natin dito sa Pinas. Walang iba kundi ang magaling na licensed broker na si Mr. Rodolfo Santo Domingo. Hello! Okay, usap tayo mamaya, Rudy, ha? And Mr. Rolando Estrella, magaling nating kaibigan sa insurance. Mr. Ray Pabilona, sir, I've told you I'll be visiting your office tomorrow morning, no? And Papa Ray Domingo, sir, Papa Ray, sana pagaling ka na. Of course, I want to say hello to Bishop Nilo Tayag, Mr. Norman Clemente from Davao City, Engineer Enrico Alejandro and his beautiful wife, Nelia. Okay. Sana po ay nakikinig kayo lagi. And of course, my beautiful friend from Georgia, USA, Miss Lita Lim Lopez. And my first cousin, Trinidad Martinez, from Oregon, California. I want to say hello also to Ma'am Gemma Rosas. Rosas, yes. Oh, alam niyo po, si Ma'am Gemma, malaki ho ang respeto ko dyan sa tao na yun. And Miss Cherry Eliola, from Las Vegas, Nevada. Passing po ito. Also, my first cousin, Romel Martinez, my cousin from California, USA. Alam niyo po, kaya pasin ko sila sa mother side ko, mga Aquino po yan. And Green Pasay from Las Vegas, Nevada. Ito yung mga pamangkin ko na sa pinsan. And of course, I want to say hello to Miss Glo Ignacio and her beautiful daughter, Rain Garcia. Oh, ang ganda-ganda ng anak mo, ha? And Mr. Rodolfo, Engineer Rodolfo Sarmiento, no, from Santa Rosa, Laguna. And of course, I want to say hello to my son in Michigan, yung anak kong tampulero na talagang matigas ang ulo. At masyado hong ano yan eh, tampulero, pero mabait naman siya. So, sana po ay lagi kayong nakikinig sa atin, mga kadiskarte, and don't forget to like us in our YouTube channel and Facebook channel. At ngayon po ang mga panahon na inaayos na po natin ang ating mga programs dahil meron po kami mga surpresa sa inyo and we are doing our best to make the best of our programs na maihatid po sa inyo. Kaya subaybayan nyo po yung mga programa natin. So, ang ating pong masasabi sa inyo ay sa Sabado pa ho, meron akong sa inyong magandang balita. Meron ho tayong Saturday with Mr. Bobby Enciso. Magaling ho yan from Chicago. Magaling ho nung jazz singer ho siya. And he will perform here in our studio together with some friends, no? Para yung Saturday natin day ay medyo may kasiyahan ho tayo. No? Yeah, para hindi naman ho parati tayong news tayo. Okay din naman ho para may break naman tayo. So hanggang sa muli mga kadiskarte ko, don't forget to like us and share us on our YouTube channel and Facebook channel. And don't forget, I love you all. Bye-bye.